Guys, welcome to my channel. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking channel, just hit the like, share, and hit the notification bell for more update of my video, please. So, bago ang lahat, guys, intro muna tayo. So ayun na guys, welcome back. So ayun na eh, itutuloy na natin yung tips and reminders how to move on sa ex, okay? So one, ang gagawin natin is, I have a paper here, and gagawin natin is lahat ng mga bagay na binigay sa iyo or nagpapaalala sa mga nakaraan nyo, itapon nyo na or itago mo tapos pakula mo, char. Excuse me. Hindi po. So yun, hindi, wag nyo pong gagawin yan kasi masama po yan. So hayaan nyo na lang talaga yung karma, yung mag-hit sa kanila. Hayaan nyo na lang na mag-enjoy siya ngayon. Iyak later, ganun yun. So, yung mga bagay-bagay na meron kayo, halimbawa, yung mga binigay niya, yung mga pictures na napapaalala sa'yo, alisin nyo na yun, itapon nyo, punitin nyo, snugin nyo, ganun yung gagawin nyo. So, huwag nyo kalimutan na mahalin sarili nyo. So, yun yung tips ko number one. So, tips number two tayo is yung i-block mo siya sa social media like Facebook, Instagram, ano pa ba, Line, tapos pati sa cellphone number mo, i-block mo siya, ganun. Huwag kang mag-attempt na ikaw yung mangungunang makipag, yung bang Ikaw na nga yun iloko. Ikaw pa yung magagawa ng paraan para lumapit. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang siya ang lalapit. So, wag natin gagawin yun na ibaba natin yung dignidad natin para lang sa kanya. Maraming lalaki at babae sa mundo. Hindi lang sila, diba? Tama ako. So, next, maghanap ka ng mga bagay na pagbibisihan mo tulad ng pag-YouTube, yung magkanta ka ng mga kanta, yung diba, sa Smule, di ba, meron ganon, para mag-enjoy mo lang ba sarili mo, or kada day off, magsimba ka, treat mo yung sarili mo, halimbawa, magpaganta ka, pakita mo sa kanya na hindi siya kawalan, di ba? Sa akin naman kasi, ang ginawa ko is may isang tao kasi na nag-pursue na, ay, mag-YT tayo, ganito, ganyan. Yung sinabi niya sa akin, na i-post ko daw yung YT ko para lang, para mawala yung mind ko ba sa kanya. Yun yung, ano, yun. Kasi araw-araw ko siya kasi naiisip noon. Masakit kasi sobra. Eh, siyempre, ilang taon kayo nagsama, lahat ng mga pamilya niyo, alam na kayo, akala mo, forever mo na siya. Yung pala, alam mo yun, parang, ginamit ka lang ba? So, ganun na nga guys, ikaw yung magde-decide ng sarili mo kung anong gagawin mo sa buhay mo. Kung sino yung, kung paano mo i-handle yung depression. Kasi minsan tayo, umaabot din tayo sa time na depression. Kahit sabihin mo, ang tapang-tapang mo, pero may time talaga na magmumukmuk ka sa tabi, tapos iiyak ka na lang. Ganun yung, lalo na pagka maaalala mo yung mga bagay na bagay na mga bakit ganito, ganyan. Huwag niyong kalimutan, manalig sa Diyos, ganun na lang, araw-araw, ganun. Kahit na ganun pa man, magpasalamat pa rin tayo sa Kanya kasi binuhay niya tayo, diba? At least sa ganung paraan, parang nahimasmasan tayo na, ay, hindi pala siya yung tamang lalaki para sa atin. Ganun. So, hayaan na lang natin guys, hayaan na lang natin na darating yung tamang tao para sa atin. Wag na nating mamadaliin. Kasi, pag minamadali mo kasi, lalo kang
Parang lalo kang namamali ba ng pili, ganun. Yung mali lang yung napipili mo. Kasi sa sobrang pagmamadali mo, halimbawa, nag-break kayo ng jowa mo, tapos may nililigaw sa'yo, tapos sinagot mo yun. Yung parang bang, isa din to, walang kwenta. Diba? Yun na lang gagawin natin, yung love yourself, yung make time to yourself, gawin natin. Kasi wala namang tutulong sa atin, kaya tayo lang nandiyan naman, eh, lalo pag nasa abroad ka, diba? Sino ba hingian mo ng tulong? Eh, sarili mo lang naman talaga tutulong sa'yo, diba? It's always in our side. Wag lang natin kalimutan na may mga taong nagke-care pa sa atin. Hindi lang natin nakikita. Ayun, tapos, mag-focus sa family, makipag-usap sa bawat isa sa kanila, magplano para lang lumago ang negosyo, mag-try ng negosyo. Halimbawa, kagaya ko, nag-start ako ng bumili ako ng baboy, 6 na piraso. Parang, yung iisip mo ba, yung isa-isa, next month may ganito akong gastusan, ganun. Tapos, next month, bibigyan ko yung anak ko ng pera, ganun. So at least, diba, yung utak mo parang doon lang nakapokus sa kanila, hindi sa kung kani-kanino. Kasi alam mo yun, sayang yung 5 to 6 years na nilaan mo doon sa maling tao. Pero wala na guys, okay na yung mga ganung bagay. Huwag na tayo magtanim ng galit. Kasi ako nag-ano na ako, nag-giveaway na ako. Pero may tinik pa talaga sa dibdib ko, pero hanggang ngayon, pero oh my god, ang hirap kasi guys pag parang alam mo yun, parang kasi pag galit ka sa isang tao, parang gustong-gusto mo talaga siyang hilahin. Alam mo yun, parang sarap mo imud-mud ba, 'di ba? Para lang mahimasmasan, alam mo yun, kasi kung hindi ka naman pala mahal, bakit ka pinaasa, 'di ba? Pangit ng boses ko. Yun na nga, sa YouTube, diba? So, pinush ko yun. Araw-araw ako nakaharap sa laptop, sa cellphone. Tapos, may mga kaibigan ako nag-ano sa akin na, ganito, ganyan, nag-aaya, na ganito, ganito, ganyan, tara, may LS, ganito, ganyan, punta tayo, kasi dagdag na ng subscriber namin, ganito, ganyan. So, pinuyatan ko yun hanggang sa umabot ako ng 1,000, tapos yung 4,000 VH ba yun? Sa ilang buwan, 3 buwan ata, doon natutok yung mind ko sa YouTube. Yun yung mga ginawa ko araw-araw. Tapos, trabaho, YouTube, sinisingit ko yung YouTube habang nagtatrabaho ako. So, nawala na siya sa, kaso minsan, pagkagabi, syempre, tahimik, ganun, maalala mo pa rin. Pero, it's okay. Unti-unti lang, diba? Sabi nila, unti-unti, time will come. Unti-unti lang, makakalimutan mo rin talaga siya. Huwag lang magmamadali. Kumakain, yung ganyan. Ganun lang ginagawa namin. Hanggang sa maubos na yung isang buong araw, na nag-banding kami ng magkapatid, ng kapatid ko dito. Yun lang. Tapos, basta yun na yung ginagawa ko, yung dinadala ko sa mga lugar na hindi niya napupuntahan. Kasi unlike dati kasi nung may boyfriend pa ako, syempre yung utak mo, yung time mo nasa ano mo, hindi, syempre alaman, pabayaan mo yung kapatid mo kasi nasa resko mo siya, kasi hindi pa niya alam yung Taiwan, diba? So, na-assist ko pa yung kapatid ko. Pero may natutunan din pala ako ng mga bagay-bagay na ganun, yung halimbawa na hindi naman pala lahat ng bagay, hindi lahat ng percent ibigay mo dun sa taong hindi mo naman akala mo siya na, yung pala hindi. Yung parang, alam mo yun, maniwala sa mga, okay naman siya, mabait naman siya, kaso nga lang, hindi mo malubos maisip na bakit ba niya nagawa yun sa'yo. Kasi hindi ka naman nagloko, diba? Binigay mo naman lahat ng mga attention, pagmamahal, ganun. Pero bakit ka niloko? Sana, diba? Ginamit ka lang. Pero parang yun ang nakakasama ng loob. Parang ginamit ka lang ba? Pero para sa akin kasi, parang hindi ko naman ginagawa yan. Kasi independent kasi ako na tao, eh. Yung parang
May gusto, gusto mo kasi magpalambing ba? Pero hindi mo magawa kasi wala naman kasi po kapansin sa'yo, di ba? Parang alam mo yun. Ala, parang akong umiiyak na. Excuse me. Ano bang gusto mo sana na may taong, pero kasi la, may taong gustong makinig sa'yo, mag-aano, kaso wala ka rin makakuha na na tao na ganun kasi sila, busy rin sila sa family nila. So, alam mo yun na, minsan nakakasama rin naman ng loob, pero no choice ka naman kasi ikaw, sarili mo buhay yan eh. Sila, may sarili din buhay, diba? So, ganun na nga. Ayun na, guys. Yun na lang yung mga tips natin. Parang wala naman ako na sa, wala naman ako na iisip na yun na lang yung gawin nyo, is burahin nyo, tapos block nyo sa FB, and then love yourself, maggala kung saan-saan, tapos stay pretty, diba? Stay pretty, tapos ipakita mo sa kanya na hindi siya kawalan, ganun. Tapos yung mga achievement mo sa buhay, just make it private, ganun, para boom, pamugulat na lang ba sila? Halimbawa, ikaw, naging ano ka kasi, ayan mo ba yung mga taong mahilig manggamit ng tao, ba? Diba? Yung mga mahilig manggamit ng kapwa nila, para lang, yung alam mo yun, yung, ano ba tawag dyan? May tawag dun yung parang, wait lang, may tawag dun yung manggagamit siya, user, yun yung tawag dun, user, yung manghilig nilang dumikit sa mga taong napapakinabangan nila. Yun yung punto ko dun. Yung parang, oh my God. Pero it's okay, guys. Yun na yung lesson doon. Yung lessons doon is huwag magtiwala. Kung halimbawa, boyfriend mo pa lang. Huwag nyong seryosohin hanggat hindi pa kayo nakakasal. Pero sa panahon ngayon, kahit kasal kayo, naghihiwalay rin naman. So, kilalanin nyo, guys, mabuti. Sa mga kabataan ngayon, 'di ba? Yung mga kabataan ngayon marupok masyado, 'di ba? Yung hindi mo naman mamamalayan, may mga jowa-jowa na, 'di ba? So kailangan, guys, alamin niyo muna yung mga bagay-bagay ganun. So 'yun na, napahaba tuloy yung kwento ko, pero wala, ganun talaga, guys. So, wala tayong lucky sa ganyan panahon. So, just stay single na lang. Just focus to yourself and then move on. So, ayun na nga, guys. Tapusin na natin ito. Bye-bye na muna. See you on next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!